George, saka kay Toriyama of ONIC PH. So, RPH naman, shoutouts din kila Ma'am Mitch. So, eto na tayo mga kaibigan sa ating game number 1, RPH versus ONIC PH sa ating red side. Yan ang ONIC. Hey, tangagang to Luigi, we have Kyrie para sa kanyang YSS. Iyak na naman para sa kanyang Cho. Dilar on the Tuzong. And Jay para sa kanyang Tigreal. At para dito sa blue side, Aura PH. Very cutie forever dito gagamit ng Arit. Tas dito sa kanyang Kaja. Lord Hades dito para sa kanyang Lancelot. Arrow dito sa kanyang Basha. At JP dito para sa kanyang Sylvana. Iyan, ladies and gents, for this one, Aura PH and ONIC PH, ang ganda ng lineup nilang dalawa. Super match. And I'm liking what I'm seeing right now na meron silang Kaja pick. Kasi yung tagal natin hindi nakita si Kaja eh dati. Ayun na vacuum. Ayun lang. Muntik na? Oo, pero ayun na. Uy, nawigo pulit yung isa. Yun yung sinasabi natin guys. For ONIC PH, sobrang ganda lang kanilang Luya pick. Kasi palapit si Aura PH. So bato lang siya ng bato, vacuum lang ng vacuum. So masisira dito yung formation ng Aura PH. Ang sakit pa, buti hindi masakit eh. Sobrang sakit ng bawas ng Luigi. Lalo pa nagkaroon ng Holy Crystal. Clock of Destiny, Holy Crystal, GG with P. Sabi nga ni Chakto doon, yun yung... Ayun no. O diba? Nakita mo naman ba nabawasan si Tas doon? Pero di... Aura PH vs. ONIC PH, ang El Clasicong laban nakita natin sa mga iba-ibang seasons ng MPL. Matagal na sila nagkakabugbugan at matagal na nilang kilala ang laro ng bawat isa. Oo, pero ngayon parang masyadong maganda tong laban na to kasi syempre hindi pa naglalabas yung mga MPL ng mga nilalaro nila lagi. Parang mga nakatago pa eh. Ito preview na. Oo. Ito nakikita natin yung preview na nang pwedeng makita sa MPL ngayon. Iaabangan natin MPL. Speaking of MPL, mga kaibigan, ang kanilang broadcasted qualifiers ay sa 30-31. So abangan nyo yan. Pero patay ata si Aru. Ayan na si Aru. Tinamaan doon, first blood nakuha dito ni paring Dilar. So si Lord Hades na iwan sa bottom lane. Saktong-sakto, nandito naman ang ating turtle objective. Si JP na sa may gilid. Boom. Hihilahin, nagtutulak dito ni Jay. Muntik so, na, pero lamang yung ONIC PH dito sa turtle. Grabe, 5-man objective. Napakabilis na rotation for ONIC PH. Turtle secured para sa kanila ngayon sa ating laro. Maganda yun kasi yung hero ng ONIC PH dito, masakit rin talaga sa early, lalo yung Luigi. Mahihirapan bumakap yung mga ano, yung mga aura pag nakikita nila yung Luigi kasi babakim sila, babawas-bawasan lang. Oo, para hindi na makapag-turtle. Tapos baksa lambot pa naman din yung Kaja. Yung Kaja yung kailangan dito mag-iingat din. Oo, kasi pagka ipilit niya na ipilit na makahuli. Tapos matamaan naman siya na matamaan dito na Luigi. GG with B! Para sa ONIC PH talagang totally negated ang kanila magiging crowd control or initiation dito. Ayun o, sakit. Kalate, mga kaibigan. This Luigi or Hate is doing it para dito sa ONIC PH. Kita na yun naman yung damage output and crowd control. Totally yung ginagawa na lang dito ni paring Jay is for the vision. Oo. Samantala si Kyrie dito, tamang farm lang siya kasi mamaya kailangan siya sa clash. Tamang objective lang siya dito na ano, na mag-turtle tsaka kunin lahat ng mga jungle niya. Oo. Para pag, kasi lumalamang yung sa lane yung ano, mid lane nila. Kahit yung Luigi lang mag-isa nagde-dip eh. Kaya eh. Di kayang gawin dito ng ano, ng Aura PH, pero ito gugulatin yata nila. Kaya pa nga nila makapatay eh, di ba? Pero maingat. Maingat yung Luigi dito, hindi siya dumadaan sa mga ano, alam mga niya dead kasi, spot. Mga dead spot. Op. Alam niya kasi if ever tas nandun si Jay naka-ready. This might be a 3 versus 3 mga kaibigan na nahihila. Kasi ma-burst dito mga kaibigan. Si paring Jay na makakaligop doon. Nakapag-ultimate turn 1 kill pa nga para dito sa side ng ONIC PH. JP is down. Grabe isama pa si Tas. 3 players down sa side ng ONIC PH. Hindi na burst. Grabe si Jay. Oo, hindi siya na burst ng ano, ng tatlong hero ng ano, ng Aura PH. Medyo ano yun, no? A room of error. Hindi, pag napatay kasi nila, maganda yung makakuha nilang kill. Maganda yung pick up nila doon. Mag-out na lang sila. Inintay nila yung ano eh. Inintay nila si JP na yung pumasok eh. Inintay nila yung Sylvana na makapasok doon. Kaso nakapag-ulti. Ah, oo. Nahigupan pa. Tapos biglang dumating din si ano. Dumating din si Iyakno. Yung mga ano, mga backup dito ng ano, ng ONIC PH. Pero ito, mabilis ang turtle yata. Mabilis pero na site na sila dito ha. Oh, tsaka walang buhay ibang players dito. Ayan si Hate manggagaling sa likod. Tingnan natin kung makakaabot ba. Okay, si Lord Hades dito madadali vacuum para sa kanya. Tapos patay pa dito. Ang sakit nga. Enchanted talisman pa lang yung item nito. Tingnan nga natin ano. Ayun yung Luigi na nabuff eh. Kaya sobrang side rin talaga. Sakit.
Grabe yung ano, TP niya doon. Pero ito, hinatak yata siya. Ayan, mabibigyan na yata dito si Parang. Uy, napapligger na pa! Oh my G! What a flicker! Para dito kay Parang Hate. Tapos siya pa yung nag-deal ng damage dito. Sa dalawang players ng Aura PH. Dalawang half-life yun. Para sa kanya. Grabe yung flicker out niya doon. Oo, ang ganda lang. Pero ito si Kairi. Eto na, Tori lang mga kaibigan for ONIC PH. Minion wave, kakat na lang nila doon. So si Aro dito pinipigilan para hindi na ma-push ang kanilang turret. So far, ONIC PH, it is 15k. Malaki ang kanilang gold lead dito as compared to Aura PH, knowing that we are still on. Pero dito si Iyak na yung gagawin na yata nila dito. Di na makakatakbo to. May bawi. Mga kulong beso. Na, kulong. Nakulong. Pero talaga, dito na naman yung Louie. Tumitipin na naman. Okay, nakapag-TP out dito si Paring Atas-Tasas natin. For here comes Louie. Hate LJ connection, mga kaibigan. Killing spree na para sa kanya. On to that vacuum. And it's all about hate dealing damage dito sa RPH. Kaya nagiging maganda ang tsaka ating laro. Tsaka dalawa lang yung ano dun, yung hero ng ONIC PH. Napaka-ate ng Louie talaga. Iba talaga yun, no? 301 men. Ito na. Mauna gumalaw. Mauna gumalaw, higop. Diba mauna gumalaw, higop? Ayun. Na-face check mga kaibigan, pero nagamit na nilihina sa kanyang ulti. Triple dash, pero yun nga lang. Ayun, nahigop siya. Nahigop, may nasama pang isa, pero walang follow-up damage dito para sa ONIC PH. Story ang kukuhanin ng ONIC, pero mahuhuli dito si Hate Shutdown. Nice ang pagdating dito ni Berry Kitty Forever on that Salmon Force double kill para sa kanya. Aru versus Jay, ayun, na-execute ni paring Aru. Grabe yung counter go doon ng Aura PH. Nakita, ang bilis na backup nila. Oo, nakita nila na inuli dito yung lance. Kaso, yung backup yung inano nila para hindi mapatay. Oo. Yung pinunteriya sa mga likod. Grabe. Grabe yung fanzone nila doon. Na-open naman sa yung bot dito ng ayun, na nabigyan. Nakakabawi na dito yung Aura PH. Maganda, so, mabilis yung ano. Pagpipitas nila ng ganun. Mabilis yung counter go box ng ano, ng Aura PH. Kasi kanina si Harit, naka-double kill siya sa top, di ba? Napatay niya si Hitch at si Kai. Oo, tapos ngayon, siya ulit yung nakapatay kay Dilar. So regardless, well, si Hate na ngayon nagbibigay ng damage for Aura PH, siya yung umiikot. Nabibigyan naman ng space ngayon si Lord Hades na makapag-farm. So hindi pa kailangan ni Lord Hades sumama ngayon sa sitwasyon kailangan na ating laro. Kailangan isang item siguro bago siya makasama. Ito, ano na siya? Ano to? Endless battle. Hindi, yung damage na ano. BOD. Baka mag-BOD siya dito. Diretso BOD, no? Heptasis. Tama. 6-6 guys ang ating score, 7 minutes and 41 seconds third game time. Parang Heptasis kasi, ano eh. Parang okay, Despair din eh. Parang Blade of Despair din. Mura pa. Ito. Ayan na! Nako! Si Hate yata manadali ng finger para sa kanya. Ayun na, nadali. Nakita agad dito si Parang Hate. Kaya na sinabi natin kung sinong una magpatibok sa amay higop. Pero yun, si Iyak na makakuha ng kill. Black Dragon Form para sa kanila. And look at the discipline. Yun lang. Of ONIC PH. Sayang yung abang nila. Oh, lumabas kasi din agad eh. Medyo naging impatient si Parang Hate doon, pero sobrang ganda ng ulti niya doon. Oo, sobrang ganda kasi papunta rin doon yung Aura PH. Oo. Padaan din doon eh. Pagulat sana sila eh. Oo, nagulat sila. Mayroon pala nakatago doon sa bush. Dalawang bush yung pinagtaguan nila doon eh. Hindi yung kaya na nasa likod eh. Oo, hindi din nila in-expect na nandun si Lord Hades tsaka nandun yung ibang players ng ONIC. Pero tingnan niyo naman kung gaano kamatch yung El Clasico nating laban. 7-7, tapos yung gold, hindi din talaga nagkakala. Yung kaka 23k, magto 23k na rin mamaya si Aura PH. Pero in terms of push, lamang dito guys, si ONIC. Dahil nakasira na sila sa middle lane, pero top lane natin, direct Poppy, bibigyan niyata si Parang Cho. Nako, si Cho yata dito yung target. Ayan. Ayun na, hinatak tapos kinulong pa. Pero ang natay dito, yung bot lane. Yung bot lane yung trade dito, tapos may lord pa dito sa bot lane. Oo. Gamit na gamit ni Hate yung ano niya, no? TP. Yung TP. Out of all, Louie players, sa kanya ko nakikita na parang pag available. Tinitipi niya talaga. Si TP, maganda rin kasi makikita mo rin kung sino yung nandun sa bush. Oo, ang laki ng scale, no? Laki ng parang range. Vision din yung ano, yung TP niya. Yan, kami sinabi dito ni Pax sa Blade of Heptasis, mga kaibigan, for Aura PH. Naku, nahigop pa. Lancelot, ayun, nahigop, mga kaibigan. Si Tas, ang nadali doon. Sakto kung saan naman nagkaroon ng team fight or saan nagkaroon ng pick-off doon. My Lord. Pero mahuhuli si Jay. Tinan natin ngayon kung ano mangyayari. Knock up here. Pero Jay mamang pa sa Lord. Mega kill para sa kanya. Naku po. Si Kairi dito. Madadali na rin. This might be it para sa side ng Order PH. Hate is down as well. Natitira dito si Iyak. No, walang sisilip. Pagka may sumilip,
talagang dali dito si parang iyak na may pilit na mag-jit kundo. Mm. And no choice for ONIC PH. They need to Bigay let Lord. Go of this Lord. Mm. Ang ganda sana nun, hindi nakapag-ulti si, ano, si Dilar. Napaangat nun Lord. Tsaka na-stun na rin siya nung basha kaya wala na rin, hindi na rin siya nakapagbitaw ng ulti. Kasi yung ulti dito ng Yuzong kailangan mo talaga ikas eh. Oo. May transformation pa siya eh. Para may konti delay, hindi yung biglang poof, gano'n na agad. So, ang ganda, ganda. Ganda ng assist ng Lord doon. Oo, nakatulong pa eh, nakatulong pa eh. Bigla nagkaroon ng knock up, tapos nakapatay dito si Belly Cutie. Puro follow up na ng ano, ng Aura PH sa stun yun, kaya di na rin nakapag-ulti yung Yuzong. Oo, napaganda pa nga para sa Aura PH. This time around, we have Belly Cutie on 502 KDA. Like, let us look at the items. 7-4 yung YSS. YSS. Mm. Yun nga lang talaga, nakatulong nga si Lord kanina nung pagkuha doon. Pero Oracle para kay Dilar ah. Defensive items na dito si Dilar. Mm. Puro ano siya, mahirapan rin kasi sa harit dito eh. Oo. Kasi pwede siyang isang, ano yun na ito, sayo-sayuan lang ng harit. Pero dito sa top lane, madedefend to. Ayun, nasiraan pa nga ng second tier turret yung ano. Dalawang second tier turret mga kaibigan para dito sa... Ay, hindi, kaya pa. Dedefend sana ni Dilar. Nag-dragon na, pero kita mo yung damage. May backup pala siya dun. Oy, flicker out! Ako nagkamali ng flicker! Si Baron, taas-tasas natin. Natas-tasas dito ng damage ng ONIC PH. Nandito si Arun sa may balalikod. Very cutie forever ang nandun. Lord Hades, with double dash, si Hate ang gusto kuhanin. Nagkaroon ng shield, na stun. Walang makakapasok doon. Tapos patay doon sila atakas. Hades. Arun! Oy, grabe oh naman yung ilag doon. Grabe naman yung ilag niya doon. Oo, grabe nga. Ang malupit doon, umiilag habang nagbibitaw ng skill. Grabe nga yung ilag niya doon. Tatayo lang siya, kala siguro mag-flicker out siya, eh, wala naman siya flicker. Oo, tsaka gumilid-gilid lang siya eh. Parang gusto lang niya lumabas doon sa, ano, eh, sa mapa. Pero grabe yung clash ng ONIC PH doon. Grabe yung teleport nila doon para mahuli lang yung Kaja. Oo. Mali ng flicker yung Kaja eh. Nagkamali talaga na flicker. Naramdaman niya din eh. Mm, kasi sa bush. Pa ano na siya, kaso pasalubong na. So magandang vapor dito para sa ONIC PH. 33.8K versus 35.2K. Shoutouts nga pala sa lahat na nanonood sa atin dyan, both on YouTube and Facebook. This is the playoffs. Next series natin, sa mga hindi po nakakalam, it's going to be NXP Solid versus Pegasus Knights. At ang NXP Creation naman po, since sila nanalo sa ating first series, magsistay ang kanilang slot sa ating upper bracket. Mountain Shocker exposed dito ang posisyon ng Aura PH. Tingnan natin kung sino unang ano, si Silip. Alam mo si JP, goods siya dito kapag ano ah, kapag na-ultihan niya dito si Hit. Oo. Kasi wala nang kawala yan pag yun na-ultihan mo. Ay, may ano yata siya, may winter yata siya. Tingnan pwede natin. Siya mag-ulti winter. Oh, may winter nga siya dito. Ah, oo nga. Ulti. Pag nahuli siya, ulti winter lang. Tapos bye-bye! Oo. Pero time space warp ngayon din. Oop. Ayan, may time space warp na naman sila, pero apang ano lang kita yun. Kita lang, kita. Tsaka para umalis din, bumaba. Mm-hmm. Para hindi madepensahan agad yun doon, yung nag-iisa minion ng ONIC PH. 1v1. Oo, 1v1 sila. Nako! Mas malakas bawas ng aura. Logi sa minions, ha? Oo, logi sa minions. Pero ito na mga kaibigan, ready si JP, even ang Jay. Nagkakasipatan na, lang. Na. Pero another Mountain Shocker para dito kay Kyrie. Now on 526 KDA ngayon sa ating laro. Parehas, ano, magaling, ano to yung both corner ito ng ano, aura tsaka ONIC. Oo. Kasi alam nila yung target nila. Pero ito, huli si JP sa top lane. Nakapag-flicker out. Okay, nag-proc ang kanyang Athena Shield. Still alive mga kaibigan para dito sa Sylvana ng RPH. Well, this is happening. We have the Bash on the bottom lane naman, pushing some lanes. Mm, pero pwede nilang gawin ulit to si JP pag nakita nila kasi walang flicker out eh. Ah, oo, nagamit oo, na. Oo, nagamit doon sa pagligtas niya sa sarili niya. Pero dito, magkakakitaan. Nagkakapestuhan lang dito, mauna lang talaga. Mauna lang siguro sumilip yung core dito, mapapatay ni Tastas. Oo, kasi ito naman yung gold. Sobrang match yung teams natin, oh. Ayun lang, match yung pera, bawing-bawi. Hindi, kumbaga, non-factor na siya eh. Paganda na lang na set. Nakuka doon, TP! Ayun na, mga besyo, panggulat. Nagulat nga sila doon. Nagulat talaga, mga kaibigan. Kidlat, kagulat. Kumbaga, nangyari doon para sa ONIC PH. Minus 1 agad, and that is Tastas. Minus 1 sa initiator ng Aura PH. Tas diretso dito ang ONIC PH sa kanilang Lord. Ang ganda ng TP doon, sa likod lagi.
Yung biglang bulaga. Oo, bulaga talaga. Nagulat doon si Tas. Tas, di na siya nakapag-rack. Uy, pero ano ah? Patay yata yung si Louie. Patay na dito mga kaibigan. Mega kill. Pero si Lord Hades ay napatay din. Habulan na. Nakap dito para sa Yuzo. So? Naka-Dragonoid form. Eto na naman si mga kaibigan. Si Jamer ang immortal. Sa may badalikod. Nandun si Kyrie. Nadi kita ng Aura PH. Nice dash para sa kanya. Free hit lang mga sir. Tas eto na. Patay dito si JP. Unstoppable para sa kanya. Ang ganda na ginawa ni Yak, no? Sinunot niya si Benny, tsaka si, ano, si Aru. Para yung tatlo, si, ano, si Dilar, si Kyrie, at tsaka si, ano, Tigreal, si Jay. Dedepensahan lang nila yung, ano, oo, dito yung YSS. Naka-normal ito rin yung YSS, kaya bumabakat din dun sa dalawa, eh. Pero pwede rin siya mag-demon na Hunter Surge siguro dito. Para matunaw niya lalo yung Basha. Kasi yung Basha, tsaka yung Sylvana yung nakaharap sa kanya kanina, eh. Pero napunit niya naman, papakasayto rin talaga nito. Pero ang bilis na ng Lord dito. 11k, oh. For RPH, ang nakikita natin ngayon, Pax, ang parang pinakamagbibigay sa kanila ng ano is... Uy! Nako po, mga BSC1, Tas is down. Nako, masasama pa yata dito sa Balikini Forever. Nice knock-up dito para sa kanilang Yuzong. J-Lo on life, masiraan doon. And he is gonna go down. Naku, Godlet si dito para sa Harit, pero triple kill. This might be a maniac and a wipe out para sa side ng... Uy! Wipe out! Grabe naman yun. Out of fire, mga kaibigan. Hindi na napapansin si Benny kasi. Oh, si Benny, 704. Kaya ang grabe yung space para dito sa side ng ano, ng Lancelot. 1917, Lord well defended, plus they have the minion. Grabe yung pang-clutch nung ano, Aura PH. Grabe nga yun, mga grabe sir. Grabe yung harit ni Benny doon. Inubos niya lahat yung nasa ano. Inubos niya yung buhay ng YSS, oh, kaya napatakbo talaga. Isang patak, talong isang katutak. Isang derecho. Oo, oh, isang derecho, rekta mga sir, para dito sa side ng Aura PH. Eh, pero... Di kasi napapansin yung ano, yung harit talaga. Oh, well, ano ang, dito? Kala ko ba ano yun? Kala ko, ano, mali talaga yung ano, pagtalo ng Aura. Lalaban pala sila talaga. Well-deserved ni Ben.